Yung ganitong moment, guys, kailangan ninyong sulitin ng sulitin kasi sobrang bilis lang ng puppy food stage. Hi! Hi! Hey! Guys, welcome back once again to my YouTube channel. It's a brand new day and it's a brand new vlog! And for today's video nga, mag-share ulit ako kung paano mag-alaga ng Shih Tzu. Dahil ngayon, last na video ko kung paano mag-alaga ng Shih Tzu is parang 4 years ago pa yon. So for this video, sa tingin ko kahit papaano, mas alam ko na yung sinasabi ko kasi proven and tested ko na siya. And sa 4 years ba naman na pag-aalaga ko kila Matcha and sa mga kapatid niya and sa mga babies niya is kahit papaano, alam niyo yun, mas naaral ko na kung paano sila alagaan and kung ano nga ba yung dapat nyo i-prepare kapag mag-a-acquire ulit kayo ng panibagong fur babies. And disclaimer lang din guys, hindi po ako veterinarian, hindi ako expert sa pag-aalaga ng mga Shih Tzu. So ang lahat po na sasabihin ko sa inyo ay based lang sa aking experience as a fur parent. So depende sa inyo yun kung gusto nyo paniwalaan o hindi. Pero hindi naman ako mag-share sa inyo guys ng ikakasama ng mga fur babies ninyo. Kasi yun din naman yung ginagawa ko sa mga anak ko o sa mga fur babies ko. And umpisahan ko na rin guys na ang video na to ay medyo masyadong detalyado kasi marami akong ipapakita sa inyo dahil nga sa 4 years na pag-aalaga ko kina Matcha, sabi ko sa inyo, alam ko na kung ano talaga yung mga kailangan nila growing up. Mula sa puppy food stage hanggang sa unti-unting dumadami yung mga gamit nila or yung mga needs nila as a Shih Tzu. And reminder nga lang din guys, ang pag-acquire ng new puppy ay hindi basta-basta trip lang dahil nakyutan ka lang sa kanya. Meron siyang kaakibat na responsibility dahil hindi lang naman naalagaan mo yan kapag puppy siya. Dapat ready kang alagaan siya mula pagka-puppy niya hanggang dumating sa time na maging senior dog siya. Kasi ang lifespan ng mga dogs guys, umaabot niya ng 15 years, iba pa nga kaya umabot ng 20 long years, or yung iba dyan mas mahaba pa. So bago ka mag-acquire ng puppy, isipin mo muna kung ready ka bang i-spend yung 15 years ng buhay mo na kasama sila with the responsibility nga. Dahil kakambal na talaga nila yon pag bumili ka or pag kumuha ka or pag nag-adopt ka ng isang puppy, hindi lang naman basta Shih Tzu yan kahit anong dog breed yan guys. Kasi pare-pareho lang naman sila ng attention, ng needs, na kailangan, and hindi sila basta-basta na inaalagaan lang. Kasi kailangan talaga dyan ng commitment, responsibility, and dapat kaya mo i-sustain yung mga needs nila all throughout their journey. Kasi to be honest guys, nakakaawa yung mga nakikita ko minsan sa mga Facebook page, mga dog lovers, Shih Tzu lovers page, sa Facebook, ganyan yung iba is inaabandonan na lang, iniiwan na lang sa bahay, kesyo tumanda na, hindi na cute, tapos may mga sakit na sila, tapos yung iba bulag na, yung iba hindi na makapaglakad. Yung mga ganong moment, so ready ba kayo na pag dumating yung ganong moment, eh nandun pa rin kayo sa tabi nila, and willing ba kayo, and accountable ba kayo na alagaan pa rin sila kahit dumating na sila sa time na magiging senior dog sila. So, yun, realization ko yun eh. Pinaka-moment na kumuha ka ng dog, hindi yon basta-basta trip-trip lang. Kasi meron talaga siyang responsibility. So, kung ganun kayong klase ng fur parent, and na-realize niyo naman na kaya ninyong i-sustain yung needs niya pagdating ng hanggang dulo, is tapusin mo tong video na to kasi marami akong tips na i-share sa'yo. Meron ako dito isang bag, ayan. Andito lahat ng mga gamit ni Peewee nung dumating siya sa akin. So, papakita ko na lang sa inyo isa-isa. Una guys, is yung vet card. Ayan, super importante ng vet card. Kasi dito nakalagay kung ano na ba yung vaccination na natapos nila, kung kailan yung next schedule nila. Tapos, nung kinuha ko si Peewee, meron dito kasama na health certification. Ayan, veterinary health certificate. So, dito nakalagay guys, na nung time na kinuha ko siya, is healthy siya, and wala siyang underlying sickness. Tapos, nung kinuha ko pala si Peewee guys, ayan, batang Bagyo kasi si Peewee. So, meron na siyang tatlong vaccine. Nag-iingay si Peewee, naririnig niya kasi yung pangalan. Nakalikid ko lang kasi siya guys. Ayun, siya yun. Tapos, meron na rin siya mga deworming. Ayan. So, okay na yung kanyang mga papers nung kinuha ko siya, which is, yun ang very important. Kasi hindi ka naman kukuha ng puppy, di ba, na hindi siya in good terms pagdating sa health niya. So, next guys, is syempre ang kanilang dog food. Ayan, so ang dog food ko ni Peewee is AOZ or AUZ, whatever you
pronounce ito. Basta AOZ ang sabi nila. So, AOZ na lang din. Ito yung kanyang dog food, yung four puppy na beef flavor. So, ito yung parang square yung size niya ganyan. Pagdating siguro ng panahon, balak ko rin siyang i-transition into vitality. Kasi yun naman talaga yung dog food ng mga fur babies ko. Pero, dahil hiyang naman siya dito sa AOZ, tignan natin kung talagang mas gusto niya to, dito tayo mag-i-stick. And then next, syempre, after nung dog food, syempre yung mga food bowl. Actually guys, sa 4 years na pag-aalaga ko ng mga Shih Tzus, is marami na ako mga iba't ibang na-try na food bowl. Ayan, depende sa pinakamura, sa etong stainless, na sobrang sikat-sikat. Meron yung mga aesthetic, na ceramic, ganyan. Tapos meron yung mga ganito. Ayan, olive bowls. Tapos meron din yung mga super aesthetic gaya nito guys. Ito, tanggal yung paa. Hindi ko pa nakakabit. Ayan, ganyan siya. Ito yung mga elevated na food bowl. Ayan, depende sa inyo kung ano ang preferred ninyong dog bowl sa kanila. So, lagay ko na lang yung mga link guys sa my description box o kaya sa my comment. O kaya sa my comment section kapag ka gusto ninyong makita din kung saan ko nabili yung mga pinapakita ko sa inyong product as of now. And next guys, na isang importante din is, actually to be honest, itong mga pee pads. Ayan, kita nga naman tunong-tuno yung supply ng mga pee pads nila. Ito yung small size kasi to, para to kay Peewee. Tapos meron ako dito medium size. Ayan, para to sa mga adult. And importante rin guys, na ipati training nyo sila. Kasi para hindi na kayo masumakit ang ulo or hindi na kayo mamproblema in the long run. Kapag hindi sila marunong magpupo at magbibis at tamang place. So ito yung ginagamit kong Mimi pads or pee pads dun sa potty tray nila, Matcha. Importante rin yung potty tray, guys, kasi dun nyo ilalagay or dun nyo sila gustong turuan na magpupo at magwiwi. And yung nabili ko nga pala, guys, na potty tray nila is sobrang sulit niyan kasi 2021 pa yan. And hanggang ngayon, sobrang ROI and gamit na gamit talaga ng mga fur babies ko. And the next, guys, is etong pet toilet paint spray. Dahil pinakita ko na rin sa inyo yun, potty tray nila and yung mga pee pads nila. Ito yung ginagamit ko pag puppy pa lang, pag gusto ko silang i-train sa isang place kung saan doon lang sila dapat magpupo at magwiwi. Ito guys, i-spray nyo lang doon sa kanilang potty tray o kaya sa kanilang cage. Tapos, ayun. Siyempre, pag pinapotty tray natin sila, kailangan din yun guys ng mahabang pasensya. Huwag natin iasa sa mga ganitong products lang din. Ito is mga bonus na lang din na makakatulong sa atin as a fur parent. Pero yung buong journey ng pagpapotty training sa kanila is nakasalalay pa rin sa atin as a fur parent. Kasi tiyagaan talaga yan, to be honest. Itong Mondex or yung dextrose powder. Ito guys, importante ito pagka, alam nyo, yung iba kasi ginagamit nila to as daily. Pero sa mga fur babies ko, hindi ko siya ginagamit daily. Pag napansin ko lang na parang dehydrated sila or naglulungkot-lungkutan sila, gayon. Doon ko lang ginagamit to, hinahalo ko sa kanilang water. Ayan. Usapang vitamins naman tayo. Ito po yung vitamins ni Peewee kasi ito yung vitamins niya doon sa kanyang naunang fur parent. Pero yung mga adults ko, ayan, try na rin nila at gamit na gamit nila itong LCD. Tapos itong vitamins din ng Vetcor. Tapos, ayan, pero itong Himalaya, itutuloy-tuloy ko ito kay Peewee. Though medyo pricey nga lang siya, pero sulit naman. Usapang ligo and time naman tayo. So, ito yung shampoo guys na ginagamit ko kay Peewee. Ayan, tingnan nyo naman. Galing pa to sa mga ate niya, pamana ng mga ate niya. Actually, marami namang shampoo dito na pwede akong ipakita at i-share sa inyo. Pero ito kasi talaga yung shampoo rin ni Matcha before. Nelly Hair, itong color red ng Bering. Kasi sobrang bango nito kahit 1 week after niya sila paliguan. Mabango tapos marambot yung kanilang fur. Walya. Eto, itong magic towel. Actually, nakalagay sa plastic bag na lang. Kasi may container talaga to guys. Kasi dapat na may maintain siya na laging basa. Para siyang ano, alam niyo yung sa mga sasakyan, mabilis kasi siyang pagpinampunas sa mga puppies natin, sa mga dogs natin. Mabilis siyang makasipsip ng tubig sa mga balahibo nila. Tapos habang pinupunasan natin sila pagka napuno na, pwede natin itong pigain. Hindi naman pwedeng yun lang ang magiging towel niya dahil puppy pa siya. So meron din ditong meron din siyang additional towel pa. Ito yung mga cozy, yung makapal talaga. Ito yung pangyakap ko sa kanya tapos habang binoblower siya. So meron akong cologne dito from St. Roche. Ang scent po niya ay Happiness. Ayan, paubos na rin. Tapos meron din ako ditong detangling and dematting spray for dogs. Pagka may mga nakikita kayo mga mini buhol-buhol, yun na buong isa pa lang.
isprayan nyo na nito tapos supply ninyo agad para hindi siya matuloy. Tapos eto yung sukli na ginagamit ko, guys. Ayan. Diba pag sinusuklayan natin sila, naiipon dyan yung balahibo. Tapos pwede nyo na lang pindutin yan para kukunin nyo na lang dyan yung balahibo. Tapos na, hindi gaya ng mga old school na supply, medyo matrabaho kasi gulugutin mo pa yung balahibo, so medyo matagal. So dito for ear care. Tapos eto, another pabango. Kasi maraming pabango talaga tong batang to. Hindi pang toothpaste. Ayan. Unti-unti yun na silang itrain na mag-toothbrush para paglaki nila, hindi sila takot at may trauma at may phobia sa toothbrush yan, tsaka sa suklayan. Kaya pag baby pa lang, ugalin nyo na guys na suklay-suklayan sila. Pero yung dahan-dahan lang, para naman hindi sila magkaroon ng phobia, di ba? For the tangling spray, meron din ako ditong from K&D. Ayan. Ito guys, para siyang conditioner ng coat nila. So habang puppy pa, di ba parang medyo dry yung kanilang coat. So pag in-sprayan natin ito, ito kasi puro oil lang siya. Pag in-spray sa coat nila, is super shiny talaga. Himalaya Camisef. Ito optional lang. Pwede nyo namang bilhin to in the long run. Kapag ka may mga napapansin kayong parang mga hotspot or pula-pula na nangangati sa mga fur babies ninyo, ito guys, pahid nyo lang sa kanilang mga katikate. 1 to 2 days lang, I swear, I promise you, matutuyo yan. Ito kasi proven and tested ko na sa mga fur babies ko. Itong Himalaya. Himalaya po yung kanyang brand. Kaya yung Immunol na vitamins ni Peewee, talagang trusted din ako doon kasi nga, okay na okay itong concept cream ng Himalaya. Since, di ba, pagkatapos nilang mag-vaccine, hindi sila pwede agad paliguan. So, eto, pwede nyo muna silang gamitin ng pet dry shampoo para mabango pa rin sila. Kasi may time yung mga yan pag kumakain, tapos mabantot, or yung mga paan nila, minsan mabantot, yung ulo nila mabantot. And, ayun, sobrang importante rin nito lang na pag hindi sila napapaliguan everyday. And, syempre, nakambal, guys, ng liguan time ang kanilang pet wipes, tsaka tissue. Ako tuwing aalis ako pagkasama ko yung mga fur babies ko. Actually, kahit dito lang sa bahay, lagi akong merong nakaready na pet wipes and tissue kasi sobrang useful nun para, alam yun, hindi na, lalo na pagkatapos nilang kumain, mabilis kasing bumaho yung mukha nila dahil nga pag kumakain sila, nasusubsob sila dun sa pagkain. Tapos, syempre, after nila kumain, matutuyo yun and, ayun, kaya bumabaho yung kanilang bibig o yung kanilang buong mukha. So, importante ang wipes. Usapang tip and twist tayo. Meron ako ditong dalawang ginagamit. Itong from Play Pets. Pet cologne na siya, tapos meron din siyang anti-tick and fleas. Ito, pwede nyo ispray sa mga fur babies ninyo. And then next guys naman is itong Vetcore. Alam niya yan, since 2020, is nire-recommend ko na sa inyo ito pagka may mga nakikita kayong paisa-isang mga garapata ng mga fur babies ninyo. Lalo na diba kasi pagka baby pa sila, hindi naman sila pwede pang bigyan ng mga oral preventives like NexGard or Bravecto kasi nga super baby pa. To be honest, nung baby pa si Matcha, tsaka yung mga dogs ko, nung mga wala pa silang mga more than 3 kilos, hindi ko pa sila pinagtitake ng NexGard tsaka ng Bravecto. Ewan ko kung ako lang, pero medyo nag-aalangan ako kasi syempre, medyo malakas yun. Ito kasi, ini-spray lang naman sa fur nila. Tapos, syempre, kailangan yung tiyagain din na mano-manong chine-check. Para kung ayaw niyong bigyan muna ng mga oral, pero depende yun sa inyo. Ako kasi pag puppy pa, hindi ko muna binibigyan ng mga oral na preventives for tick and fleas. And ayun, sa sabon pa rin tayo. Ito yung sabon guys ni Peewee na ginagamit ko sa kanya ngayon. Itong Play Pets na anti-tick and fleas. Ito guys, ang bango nito. Alam niyo ba, amoy siyang ano, ganyan. Ang cute, Play Pets. Amoy siyang ano, Irish Spring. Ganyan yung itsura niya. So, ang bango pa itong buong kwarto namin nangangamoy na dahil sa amoy nitong puppy pa. Huwag muna natin bibigyan ng mga treats yan na sobrang tigas. Ito guys yung may re-recommend ko na treat sa kanila. Itong mga, yan, mga biscuits lang yan. Sobrang lambot lang yan. Dry treats from Bark and Spark. Meron din ditong from Purples. Ayan, basta mga, ano sila, freeze dry treats. Kasi ito guys, malalambot lang to. So, ang pwede pa ninyong gawin is pinupinuhin lalo ninyo yung mas maliliit na portion. Tapos ibigay nyo sa kanila, lalo na pagka-puppy kasi, di ba? Siyempre, yan yung time na tinitrain natin sila. So, gamitin nyo itong mga treats na to as a reward para lalo silang matuwa. Or lalo silang mag-behave pagka tinitrain natin sila. Itong Dentalite na Star Trainers Assorted Flavor. Pwede nyo siyang gawing for reward and motivation. So, para siyang alam niyo yung Dentastics ng Pedigree. Pero mas maliliit na version. Ayan.
Ganito lang siya kaliliit. Ayan, ganyan lang siya kaninipis. May iba't ibang flavor din. Depende sa inyo kung anong sinibigay sa babies ninyo. Kasi kailangan nyo silang bigyan ng maraming toys. Dahil kailangan nila to habang nag-iipin sila. Dahil nga puppyhood stage, guys, is kailangan nila talagang mag-ipin ng mag-ipin yung mga yan. Kaya okay na okay na bigyan sila ng mga toys. Ayun nga, para hindi yung mga furniture sa mga bahay natin ang pagtripan nila. Optional lang dito kung gusto ninyo. Pero ako kasi pag puppy sila, gustong-gusto kong dinadamitan sila. Ayan, meron akong mga iba't ibang klase ng dress dito. So, si Peewee ngayon is laging nakadress talaga nung nandito siya sa bahay. Nung nakuha ko na siya. So, ayan. Ito yung suot-suot niya nung dumating siya sa akin. Diba? Sobrang cute! Mommy's Princess ang nakalagay dyan. Tapos, meron ito naman. Nabili ko to para kay Matcha sana before. Kaya lang kasi, ang nangyari is small yung size na nabili ko. And yung size ni Matcha, large na pala siya. Kaya hindi niya nakasya to. Dinabi ko na lang, sabi ko, pagka siguro nagka-puppy ulit, is pwede kong ipasuot dun sa puppy na yon. So, yung pinagpalang puppy na yon ay walang iba kundi si Peewee. Kaya, siya ang nakasuot niya itong mga dress na nabili ko. Pati yung suot-suot niya ngayon na dress. And, ayun lang naman so far, guys, ang aking ichichika for today's video. Basta, guys, ang masasabi ko lang sa inyo, once na nag-acquire kayo ng puppy, hindi naman din yan basta pera-pera lang. Kailangan talaga dyan is yung long-term commitment mo and yung accountability mo and yung responsibility, dapat alam mo yan kasi hindi mo lang naman sila alagaan sa puppyhood stage, kundi pagdating din na maging senior sila. Ito na po yung batang makulit na natutulog sa likod kanina. So, ayun lang naman po for today's vlog. Ayun, magbabay ka na sa kanila na. Babay ka na sa kanila. Tumalikod. Ayan guys, yung dress niya. Gusto niya i-flex. Parang kakambal lang din ito, diba? Cute, cute! Ayun lang po for today's vlog. Thank you so much po for watching. From Peewee na aming new baby. Bye! Antukin talaga tong batong to, guys. Ayun, napaka-antukin. Napaka-antukin mo! Ang antukin mo naman, baby! Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Antok na po ako eh. Bye. Ayong costume bra. Bye.